NCC nag-adjust na kay Dina. Solid core ni Dante sa CMFT, susi sa Final Four. Choco Mucho Preview. Pero bagay yan, nag-VLs, huwag kalimutang mag-subscribe, tigong notification bell para i-update kayo dito sa ating channel. Isang team preview muli mga ka-V-Heads, this time sa inaabangan yung Choco Mucho Flying Titans. Wala man maraming recruit pero pasabog nga naman ang binitawan ng Choco Mucho matapos na i-anunsyo nito ang kaisa-isang recruit pero superstar level naman na si former PSL champion and beach volleyball queen, Cici Rondina. Napatagal nang inasahan ng mga fans pero this conference lamang opisyal na binunyak at kinumpirma ang muling pagbabalik ni Rondina sa indoor volleyball kasama pa ang isa sa pinakapopular na team na Choco Mucho. Paano nga ba magbe-blend si Rondina at ang Flying Titans? Well, palagay ko hindi na dapat question yan dahil for the past years napatunayan na ni Rondina ang kanyang husay as an individual athlete. Although, sa kanyang paglalaro sa indoor ay medyo sanay ito na ang kanyang setter ay ang mga galing UST dahil tumuwid man ito noon sa PSL si D-Mac na mula UST pa rin ang setter niya. Ngayon lang medyo naiba dahil mula Ateneo ang inaasang setters niya na sina Dina o Jem Ferrer. Pero ganun pa man, basta may taas ang bola kay Cici ay kaya niya pa itong gawa ng paraan. Added boost rin si Rondina sa depensa ng Flying Titans dahil sa totoo lang, siya lang ang legit attacker, defender sa team na maaring mapunan ang kakulangan nila sa depensa sa mga long ball. Sa mga nakaraang games kasi nila, kapansin-pansin ang kakulangan ng Choco sa depensa sa ilalim, lalo na ang mga long ball shots. For her to be more utilized, hamon rin sa setter ng Choco Mucho na magsagawa ng kakaibang mga plays o magkaroon ng variation of plays para mas mapakita ang tunay na lakas ni Cici. Yan naman ang kanyang naging susi sa tagumpay noon sa Petron. Mapapakita rin dito ang kanyang kakaibang husay sa pagtalon. Ang Tolentino, Rondina, Frontline ay napakadelikado para sa mga kalaban ng Choco Mucho. With Cats improvement sa national team at kabak-tubak niya pa si Cici, aba, tila tiba-tiba ang setter ng Choco Mucho. Kahit sino, pwede niya ibato ang bola. Ang combination na ito ang magiging malaking susi sa Flying Titans na malampasan ng matinding hamon sa kanilang pool. Yes, maaaring may big boost sila sa team pero dahil nga pool of death ang pool B na kanilang kinabibilangan, hindi rin pwedeng mag-relax dahil as in, lahat ng kanilang mga katapat noon ay mauhusay at kayang sumilat ng dalawang slot sa Final Four. Siguro kung may advantage sila ang chemistry sa isa't isa ay solid pa rin ang Choco Mucho ng ilang taon na samahan pa ng isang matino at matalinong coach Dante sa team. They can always pull off an upset. They have good chances of making it to the Final Four but it would not be easy. Butas ng krayom ang kanilang maaring pagdaanan dahil kung ako ang tatanungin, medyo malabo silang pumasok sa Final Four. Kung mangyari man, si Rondina magiging malaking factor dito. I can see Cici scoring around 20 points and above per game sa conference na ito. Good luck, Flying Titans! Siguro at mag-VLSK4 support this channel. Please don't forget to subscribe, click the notification bell to update only coming videos.